at kulang nga pa ang aking notebook noon. Halos hindi ko naranasan maglaro at maging isang ordinaryong bata. Ngunit sa kabila ng aming kahirapan, nagawa namin magsimba tuwing Linggo, kahit lakad mula sa aming bahay hanggang ng katedral. At sa pagsusumikap ko na matapos ako ng elementarya, ngunit ang kalagayan ng pinansyal ay lalong kulang na kulang at mas lalong panghirap dahil sa mga dahil lahat ng mga kapatid ko ay nag-aaral na. Mas lalong kinakailangan ng nanay ang tulong ko at hindi ko namamalayang ipinasok pala ako bilang kasama sa bahay at tindera. Pagdating ng sweldo, binibigay ko lahat sa nanay, ala nang natitira sa akin. Simula noon, doon ako nagtanim ng galit sa aking tatay dahil sa halip na siyang dapat magtrabaho para sa amin. Dahil sa aking pagsisikap na patapos ako ng high school, ngunit hindi sa maliit na kinikita, ngunit dahil sa maliit na kinikita, hindi kaya namin matustusan ang aking pagkukuliyo, kaya nag-work na lang ako bilang tindera. Hindi ko naisip ang aking sarili at nagpalaya para matulungan ko ang aking mga kapatid. Kaya parang ako na ang tumayo bilang kanilang magulang. Uh, 1994, nakilala ko ang aking dating girlfriend. Wow. Ang sister wife na ngayon. Nung panang iyon ay kasalukuyan nag-aaral pa lang ako sa Enverde University. At siya naman ay kasalukuyan tatrabaho sa OPS. For almost 6 years na magkasintahan kami, nagkaroon din kami ng mga trials. Dahil mayroon akong naging girlfriend na classmate ko. But in spite of love challenges, we settled down last October 2000 because she is already pregnant with our eldest daughter, Kaya. Our relationship was flowing smoothly, but nagkaroon din ng pag-aaway at pagtatalo. Hindi lang, but hindi tumatagal at nagpapatirin kami. Dahil sa pagmamahala namin, nadagdagan pa ng tatlong supling, si Nicole, Stephen, at Jello. Ang plano lang namin bago kami kasal ay dalawang alak ang magiging anak namin. Nakilala ko ang lalaki na ipatibok sa aking puso. Ngayon ay aking kabiyak niya. Ang maalala ko siya ay kasalukuyan nagtatrabaho ako sa OPM bilang sales clerk at siya naman ay nag-aaral ng college. Na makagraduate na siya, kailangan namin magkahiwalay dahil siya ay mag-review sa Manila. At ako naman, umalis na sa aking trabaho upang magsimula ng magsarili ng negosyo. Para lang kami magkita ay lumuliwas ako sa Manila at sinasamahan naman niya ako sa pamilya ng aking mga paninda. At yun na ang aming pinakating. Akala ko, hindi na kami magkakatuluyan dahil nagkamayro siya ng ibang girlfriend. But 2000, nagpa siya na kami magpakasal dahil nagdadalawang taon na ako. Dahil yes pa ang competition, dahil wala mga malls, kaya halos kalinga ng mga bawat bayan ay sa akin na minimum. Our finances were still mas okay for the first year ng aming pagkasama. Dahil may work ako sa isang real estate developer dito sa Lazada.
at may munting business naman si Sister White. Medyo lumalaki ang naramdaman ng aming munting negosyo, kaya napagpasihan namin mag-asawa na magtulong na lamang kami sa pagpapatak po ng aming business. Kaya nag-design ako na mag-resign sa trabaho. Naging maganda ang takbo ng aming negosyo sa loob ng 3 taon. Ngunit di namin napapansin na unti-unting lumalaki na ang aming mga pautang at ganun din ang aming utang. Kasabay pa ang paghina ng aming benta dahil sa pag-open ng mga malls. Kaya nagsimulang magka-problema kami sa aming finances. Lumaki ang aming utang at umapatol na rin kami sa malaking interes na pautang. At kahit sa Mumbai, ay umuutang na rin kami para lang mapunduhan ang mga cheque na inisyo namin. Dahil sa kagustuhan namin huwag masira, but at the end, sira rin. Hanggang dumating ang hindi namin inaasahan, na hindi namin naisip na may ganito pa lang kaming pagdadaan ng pagsuko. Halos karamihan sa mga buyers ko, sa sobrang tiwala namin, wala na kaming pinipilit lahat ng gustong items at mga damit magdala o pinapautang namin at ang bayad ay postdated check or partial lamang. Tapos uutang ulit. Kahit hindi pa bayad lahat. Then yung na mga mapigising nag-bounce, hindi namin namamalayan na nauubos na ang aming puhunan. Kaya naisipan namin mag-asawa na manghirap ng pera dahil sa ayaw namin masira sa aming mga suppliers kahit mataas ang porsyento. Kahit sa Mumbai, nanghihirang din kami dahil sa akala namin malalampasan namin yun at babalik uli sa dati. Hindi ako nawala ng pag-asa, pinipilit namin mag-asawa. Hindi ako nawala ng pag-asa, pinipilit namin mag-asawa na kala namin kaya pa namin itayo hanggang sa unti-unti nang nawawala ng tuluyan ang aming puhunan. Nabaon kami sa pagkakautang na sobrang laki na umabot ng 1 milyon. Naranasan namin na walang pambili ng pagkain at ang nakitira na lang sa aking wallet ay 20 pesos. Pero sa kabila nun, hindi pa rin ako nawala ng pag-asa at patuloy akong nagdarasal sa Blessed Sacrament araw-araw. Halos nagkakasalubong na kami mag-asawa na hindi kami nag-iinikan. Hindi ko alam kung paano kami makakabayad. Wala naman kami mga nalipon o mga property na pwedeng ibenta para pambayad. Hindi ko alam kung aking gagawin. Takot ako. Dahil alam kong mapupulong ako dahil sa mga nag-bounce na check. Dito nagsimula akong magbuklat ng Bible. At nabasa ko at magdasal. Tapos masok sa Blessed Sacrament para manalangin. At itong sa aking pagbabasa ng Bible, nabuklat ko sa Book of Matthew, Chapter 6, verse 27. Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit higit isang oras sa pamamagitan ng pangamba? At nabuhay na punong loob. Kaya napagpasya namin magbibasa ako upang makabayad kami sa aming mga pagkakautang. Pero bakit ganon ang panahon pag sinubukan ka ay sunod-sunod? Dahil sa unang apply ko pala ay naloko ako. Hindi ako nakalis at ang pera inutang pa namin na ibinayad para sa processing fee ay di na naibalik. Pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa at another apply na naman. At the same story sa pangalawa, sa tingin ko noon, ating ko sarili ko, napakatangaw. Dahil una naluko ko, pangalawa naluko na naman.
Napagpasyahan namin mag-asawa na magtrabaho si Brojas Band sa ibang bansa para makabayad sa mga pinagkakautangan at upang siya'y makaalis, naghanap ang muli na mauutang para may pambayad sa processing fee niya. Pero talaga napakabuti ng Panginoon at nakahirap naman ako. At sa pagkakaakala namin, magiging maayos na kami at makakabayad na sa pagkakautang sa oras na makaalis siya. Pero sadya talaga mapagbiro ang panahon dahil panibagong pagsubok na naman ang kinakalap namin dahil yung nagigod sa kanya ay naloko nga lang siya. Halos nawala na ako ng pag-asa, pero I pray hard to the Lord dahil alam kong He has a better plan for me and for my family. At nagpapasalamat ako kay Lord dahil tinilibiya ang aking panalangin. Sa punatong pagkakataon, nakaalis din ako. Kaya naiwan ko si Sir White na nagdadalang tao sa punso namin, si Jenny. Mahirap para sa akin ang iwanan siya dahil aside sa bundi siya, kaliliitan pa ang tatlo namin anak. Kaya nagdadalang isip ako noon kung tutuloy pa ako. Pero nanayag sa akin ang makabayad sa mga utang. Kahit wala pa siguradong pagpunta niya sa Dubai, dahil siya isang tourist at pagkalis niya, ako ay kasalukuyang buntis sa aming bunso. Mahirap maiwan ng asawa sa aking kalagayan. At ang mas mahirap, wala siya iniwang pera panggastos namin sa araw-araw. Hindi ko alam kung saan pumayin ang pagbilang gatas at pagkain ng aming mga anak. Kasabay pa ang kaliwat ka ng maninimigil na maaga pa lamang nasa bahay na namin. At may mga dumadating pa mga sagay na. Tapos ang mga bata, sabay-sabay nagkakasakit, halos hindi ko alam ang aking gagawin. Pero sa pag-alis ko, alam pa rin kasi ko na dahil tourist visa lang. At walang katiyakang mapapasukan. Naranasan kong magtrabaho sa mga hotel bilang waiter para lang may panggastos, pamasahe, pagkain habang ako'y naghahanap ng trabaho. Napakabuti ng Panginoon dahil mayroon akong natirahan na hindi muna ako sinisingil sa upa, sa bahay, at pag pinakakain niya ako pag wala akong perang pambiling pagkain. Hindi rin ako makatulog dahil iniisip ko ang aking pamilya. Hindi ko alam kung kumakain pa sila dahil ala kong iniwang pera at hindi pa rin ako nakakapagpadala dahil wala akong trabaho. At praise God, sa loob ng dalawang buwang paghahanap ng trabaho, natanggap ako. At nagkaroon kaming pagkakataon magkausap ni Sister White. At sa tulong ng Panginoon, ay pagpatuloy pala niya ang aming negosyo. Sa kabila na siya nagdadala ng tao, pero talagang napakabuti ni Lord, hindi niya ako pinabayaan. Dahil sa akala ko, buhat na magsara na ako ng aming pindahan, nalimutan na ako ng aming mga buyers. At ang pagkakakilala ko sa sarili ko ay isang maliit na tao lamang. Pero ako pala ang kanilang hinahanap at ipinagtatanong nila ang aming bahay. Kaya yung mga natira kong mga paninda ay ibinargain ko at pati ultimo mga hanger at mga manikin ay ibinenta ko para lamang magkapera. At muli ako nagkaroon ng pag-asa kahit kalakihan ng aking tiyan, pinilit kong luwas para makapagsimula muli hanggang unti-unting na
Ang tapos si Uting, nakakabentan. Dinadala ko sa bahay ng aking mga buyers. Kahit hirap na hirap na ako sa paglalakad. Halos nagkakandarapan na ako sa daan dahil dalawang mamay ko ay may hawak na tandel ng mga panindan tapos malaki pa ang aking tiyan. Tuwing ako'y lumuluwas, kasama ko ang aming anak dahil ala ako mapapaghabilinan. At ang paglumuluwas ako ay nagkukumil lamang sa kagustuhan kong makatipid. Minsan, pauwi na ako ng Lucena, bigla na lamang tumigil ang bus na aking sinasakyan. Ang akala ko ay may bababa lamang na pasahero. Kaya napalingon lamang ako bigla. At bigla na lamang may tumutok na baril sa aking sentido. Ipinagpatayin muli namin ang munting tindahan bilang source ng aming pangkabuhayan.